Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 1 milyong katao ang dumagsa ngayon sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ito ang pinakamalaking pilgrimage sa Mecca mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Ayon sa Saudi authorities, pinayagan nila ang nasa 850,000 worshippers mula sa iba't ibang bansa matapos ang 2 taon ng paghihigpit sanhi ng pandemya. Tiniyak naman ng otoridad na pawang mga bakunado ang papapasukin sa Grand Mosque, kasabay nito ang pagpapatupad ng mahigpit na health protocols. Nagsasagawa rin ng palagi ang disinfection sa mosque. Iniiwasan din ng Saudi authorities na maulit ang stampede noong 2015 na ikinasawi ng higit sa 2,000 tao. Sa unang pagkakataon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang unang cabinet meeting sa Malacañang ngayong araw. Ganap na alas 9 ng umaga nang magsimula ang pagpupulong sa Aguinaldo State Dining Room. Ang opening remark ay pinangunahan ng Pangulo habang si Vice President Sara Duterte Carpio ang nanguna sa opening prayer. Kumpleto ang mga miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. at pangunahing hinarap nito ang kanyang economic team sa pangunguna ni Budget Secretary Benjamin Jokno. Base naman sa post ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, kinailangan muna nilang sumailalim sa antigen tests bago makapasok sa palasyo. Palalakasin ng Marcos administration ang internet connection sa Visayas at Mindanao sa tulong umano ng Starlink Satellite Communications Network ng mega-billionaire na si Elon Musk. Inihayag ito ni Information and Communications Secretary Ivan John Uy. Ayon kay Uy, ang ginagamit na low-orbit satellites ng Starlink ang ideal routes sa naturang rehiyon dahil nahihirapan ang local telecommunication companies na maglagay ng kanilang pasilidad. Planong isakatuparan ng proyekto bago matapos ang taon bagamat hindi inihayag ng kalihim kung hahawakan ito ng gobyerno o ng pribadong kumpanya. Mataas ang bilang ng mga nagparehistro sa unang araw ng voter registration para sa SK at barangay elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco na base sa pauna nilang assessment na maayos at mapayapa naman ang pagpaparehistro sa iba't ibang tanggapan ng poll body. Marami rin anya sa mga nagparehistro ay mga kabataan na nais makiisa sa halalan. Ang voter registration na nagsimula kahapon July 4 ay magtatapos sa July 23. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.